Uli po, isa pinagpalang umaga sa ating pong mga, sa inyo po na mga minamahal, kapatid at magulang sa Panginoon. Sino po sa inyo nag-enjoy sa pag-worship kay Lord kanina? Amen, praise God. Kanina po, isang part po ng worship, ano po, habang nakataas po ang aking kamay kay Lord, naalala ko po na, sabi ko, Lord, salamat. Dahil noon, hindi ko nagagawa magtaas ng kamay para sa iyo. Ano po? Yung mga kamay na ito, isang masama ginagamit, ano po? Pero ngayon, nagagawa magtaas sa pagpupuri sa iyo. Kaya kanina mas naramdaman ko, Lord, kay sarap kasi, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord, para sa iyo, ang kamay ng pagwagayway, pagtaas para sa iyo. Diba, ang sarap po mag-worship sa Panginoon kung makita mo yung gawa ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Now, matanong ka pa, sino po sa inyo ang narito last Sunday? Oh, wala pa sa kalahati? Totoo ba yan? Wala. Okay. Now, ano po yung natatandaan ninyo na mensahe ng Panginoon na ipinirits po ni Pastora Annie? Last Sunday. Ayan. Oh, titingnan natin sa kopya. Ano po? Blessing. Okay. Now, gusto kong samahan niyo po muli. Continue review. Ano po? Isa pong part ng scripture na isinare po ni Pastora from 1 John chapter 3 verse 4. At ito po ang sabi sa Amplified Classic. Everyone who commits or practices sin is guilty of lawlessness. For that is what sin is. Ano po? Lawlessness, it is the breaking, violating of God's law by transgression or neglect, being unrestrained and unregulated by His commands and His will. Ano po? Ang kasalanan daw po, ito po ay yung pagsuway. Ano po? Pagsuway sa pinapagawa o pinag-uutos po ng ating Panginoon. So bilang mga Kristiyano, ano po, na-share po sa atin, na alam natin, pag sinabi kasi, ano ba ang kasalanan? Usually sinasabi ng tao ay pakikiapid, pagpatay, ano ba po, pagdadrugs, panggugulo, ano ba? Ano pa? Pagsisinungaling, pagnanakaw, ano pa nga? Pag sinabing kasalanan, ano po? Pagpatay, ano po? Marami pang iba, ano po? And then, usually sasabi na, ako ay Kristiyano, well, praise God, hindi ko na ginagawa ang mga bagay na yan. Alam mo, naalala po natin, ano po, praise God, pinalaya na po tayo ng Panginoon sa mga iba-ibang masasamang bisyo po natin noon, ano po. But, ang sabi po ng Bible, ano po, ang kasalanan daw po ay pagsuway. Na kung saan ito yung hindi namamalayan ng maraming Kristiyano ngayon, ano po, na may gumagapang sa buhay nila na kasalanan, na akala nila wala lang, kasi Kristiyano na eh. Saved by the grace of God. Praise God. Amen. Ano po? Pero, posibleng ang kaligtasan mo hindi nawawala nandyan, kahit nagkakasala ka pa, but, hindi mo namamalayan na aapektuhan na ang buhay mo nung kasalanan na gumagapang sa buhay mo. Doon nawawala yung blessing ng Lord, nawawala yung joy, nawawala yung peace, kasi may gumagapang na kasalanan sa buhay natin. And ito nga po yung kadalasan na kasalanan ng maraming Kristiyano ngayon. Ano po ang tawag po doon? Paunti-unting pagsuway. Paunti-unti lang naman. Ano po? Paminsan-minsan lang naman na pagsuway. Palihim o patagong pagsuway. Ano po? Panakanakang pagsuway. Ano po? Ano ba yun? Sabihin, paminsan-minsan na lang magbasa ng Bible. Kailangan natin okay lang. Paminsan-minsan na lang umaten ng fellowship, ng midweek service, ano po, ng prayer meeting, ano po. Pag Sunday na nga lang umaattend, minsan absent pa o late pa, ano po. Kailangan natin okay lang. Ano po, and yung hindi pagsunod sa leaders sa loob ng tahanan, ano po, pag hindi pagsunod sa magulang, hindi pagsunod sa boss, sa kumpanya, hindi po pagsunod sa leaders sa church, kailangan natin okay lang, pero yun daw po yung lawlessness. Pagsuway, at yun daw po ay kasalanan. Ano po, yung bang akala mo okay lang, kasi wala namang nangyayari masama sa'yo.
Yun po yung pandaraya ng Diablo. Akala natin talagang okay lang kasi wala namang epekto. Okay ka pa rin. Ano po? Pero may nangyayari pala sa loob po natin. Ano po? Yung hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang tumatamlay. Unti-unti ka nang nalalamig yung pag-ibig mo sa Panginoon. Unti-unting nalalayo na sa Panginoon at sa kanyang gawain. Nasabi ni Pastora, para bang naghuhupad ka ng maruming damit. Pa-isa-isa lang naman. Okay? Pero dahil lagay ka ng lagay, bawat araw, sa isang lalagyan, hindi mo namamalayan, isang tambak na. Ganun daw po yung kasalanan na paunti-unti lang, paminsan-minsan lang, hindi mo namalayan, naiipo na. At magugulat ka na lang. Ah, wala na akong maisot. Damit. Puro marami na. Ganun yung kasalanan. Biglang boom! Sa buhay mo. So be watchful and alert from the devil's deception and tactics. Ano po? Don't be a victim. Be victorious in Jesus' name. Pwede ba sabihin mo yun sa katabi mo? Don't be a victim. Be victorious in Jesus' name. Mayan po ba yun? Huwag po tayong maging biktima ng Diablo, kundi tayo po yung maging mananagumpay ng Panginoon, ano po, sa mga gawa ng Diablo. This is a church. We talk about God. We talk about Jesus most of the time. Ano po, kung hindi man all the time. Tama po ba? Laging Panginoon na pinag-uusapan po natin. Pero sa bahay, how often do we talk about Jesus? For who He is and for what He has done. Napag-uusapan po ba si Jesus sa loob ng tahanan? O ang madalas na pag-uusapan ay ano ba yung napanood mo sa YouTube? Ano iba yung bagong post ngayon sa Facebook? Ano ba yung bagong masamang balita ngayon, di ba? O buhay ng may buhay, dapat po wala na pag-uusapan ay si Jesus, ano po ang kanyang mga gawa. So gawin po natin si Jesus na sikat sa ating tahanan. Pwede po ba yun? Ano po? Amen, amen. So in the book of John, nasulat po dito yung walo na mga claims and declarations of Jesus for who He is. Ano po? Ito po yung mga tinatawag the I Am's of Jesus. At yun po, ay tingnan po natin, hindi po natin pag-aaralan lahat, papasadahan lang po natin. At least may idea tayo, ayon sa kasi nasa series of study po tayo from the book of John. And dito po sa book of John, tingnan natin yung walo na yan, na ang sabi niya, ako ito. Ano po? Number one, I am the bread of life. From John chapter 6. Pangalawa po, I am the light of the world. From John chapter 8 to chapter 9. I am the door. In chapter 10, I am the good shepherd. And I am the son of God. Lahat po yan from chapter 10. Pang-anim po, I am the resurrection and the life. John chapter 11. And in John chapter 14, I am the way and the truth and the life. And in John chapter 15, I am the true vine. So, kung kalooban po ng Panginoon, ano po, ito pong walo na ito ay pag-aaralan natin sa susunod po ng mga linggo, ano po, the I Am's of Jesus, ano po. Ano po, the more po kasi na nakikilala po natin si Jesus, the more na tayo po ay nag-grow sa pag-ibig po sa Kanya at lumalalim ang ating commitment po sa Kanya. Naniniwala po ba kayo dyan? Ano po? So pag nakilala po natin si Jesus at lumalim, uminit ang pag-ibig natin sa Kanya at tumibay ang commitment natin sa Kanya at sa Kanyang gawain, dyan tayo mabilis na lumalago. Dyan po mabilis na nagmamature ang ating buhay espiritual. So, kung totoong na-develop ang pag-ibig mo kay Jesus, kung totoong na-in love ka kay Jesus, ano po, hindi maaaring hindi ka magiging aktibo sa mga gawain para sa Kanya. So, ang dahilan, kaya po tayo hindi aktibo sa mga gawain ng Panginoon, ay hindi pa po natin talaga gaano kakilala pa si Jesus.
hindi pa po talaga lumalalim yung ating commitment at ang ating pag-ibig po sa Kanya. That's why napakahalaga na maunawaan po natin, sino ba itong Jesus? Bakit niya sinabing, I am? At ngayong umaga, I am the bread of life. Yan po ang ating tatalakayin po ngayong umaga. Ano po? But, nais kong pwede bang sabihin mo sa iyong katabi? Ano po? Pwede bang sabihin mo na hindi bagay sa iyo ang nagtatampo? Pwede bang sabihin mo po yan? Ang sabihin mo sa kanya, ang bagay sa iyo ay aktibo. Ayan. Sa kabila, sabihin mo yan, hindi bagay sa iyo ang nagtatampo, ang bagay sa iyo aktibo. Okay po? Oh, bawal sa mga mananagumpay na anak ng Diyos ang mga nagtatampo. Amen? So, ang bagay po sa atin ng mga aktibo sa gawain ng Panginoon. Amen? Praise God. So, amen. So, ngayon, ang bawat isang I am po ng ating Panginoon, Jesus, ito po ay nagre-represent po ng particular relationship, connection, po, and involvement of Jesus to the needs of man. Si Jesus po ay concerned po siya sa atin, ano po, sa atin pong buhay. He wants to meet all our needs. Ano po, naniniwala ka ba dyan na si Jesus ay concerned sa iyo? Naniniwala ka ba na si Jesus ay gusto niyang katagpuin anuman ang pangangailangan mo? Yan po yung ating Panginoon, at meron po siyang kapangyarihan, meron po siyang abilidad, ano po, na mag-perform ng miracles beyond pa do sa kaya mong hilingin at isipin. Ano po? So kayang-kaya ni Jesus na katagpuin anuman ang pangangailangan mo ngayon. Anuman yung kalagayan mo, kayang ayusin 'yan ng ating Panginoon. Ano po? Ang kailangan lang makilala pa natin siya, sino ba talaga ang ating Panginoon na ating pinupuri at sinasamba. So as a believer of Jesus, ano po, ito po ang tanong ko po sa inyo. What do you believe in Him? Ano ang sinasampalatayanan mo kay Jesus? Yun bang basta pangalan lang niya? So, ano yung sinasampalatayanan mo kay Jesus? If you are a believer of Jesus. My next question is, if you are following Jesus, why are you following Him? Kung sinasabi, ako ay sumusunod kay Jesus bilang disciple niya, bilang believer niya, so bakit ka sumusunod sa Kanya? Kahapon, ano po, doon sa mentors, fellowship and prayer, kasi pag first Saturday, mga tatay po natin na naka-assign for prayer, ano po, may isang katanungan po na nag-arise, ano po, at ang tanong po ay, bakit kaya kapag may problemang dumating, ano po, merong iba-iba ding pagtugon ang tao sa pagharap sa problema? Ano po? Alam mo, sa isang Kristiyano na, ano po, usually, dalawa po ang reaction ng tao o pagtugon. Ang una ay, pag may problema, doon siya lalong lumalapit sa Panginoon kasi may problema. Sangayon po ba kayo doon? Pero merong kakaiba. Pag may problema, lalong lumalayo sa Panginoon. So, bakit kaya? So, dito, matanong ko po kayo, saan ka dyan? Ikaw ba, pag may problema, mabigat ang problema, ikaw ay lumalayo sa Panginoon o lumalapit? Ginagamit mo yung problema para lalo kang mapalapit sa Panginoon. Kapag po pala, mababaw yung pagkakilala natin kay Jesus. Ano po? And then, mababaw yung ating, of course, pag-ibig, commitment po sa Kanya. Pagdating ng problema, usually ang tendency, nagtatanong, Lord, bakit ganito? Nagbabasa naman ako ng Bible, umatanda nga po ako ng church. Lord, nag-aayos na nga po ako. Abisan ang tendency, kasi yung gusto hindi na ibigay o may problema pang dumating, lumalayo. Pero mapagmalalim ang pagkakilala mo kay Jesus, gaano mang kabigat ang problema ang dumating, lalo ka pang lumalapit sa Panginoon, lalo ka pang nagpapatuloy kasi kilala na mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga, papalakpakan po natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga na makilala natin, sino ba itong Jesus nito? Bakit niya dideclare, I am the bread of life. Ano po? So, ngayong umaga ko po yung naniniwala na kaya ka narito ngayon
ay dahil isa ka sa nagmamahal sa Panginoon at nagpapatuloy. Amen po ba? Pwede bang sabihin mo yun sa iyong katabi? Kaya ka narito ngayon, ay dahil isa ka sa nagmamahal sa Panginoon at nagpapatuloy. Amen. Kasi kung hindi ka nagmamahal sa Panginoon, hindi ka mapupunta dito. So ngayon mo umaga, ano po, pagkatapos ng mahabang introduction, so punta po tayo sa ating text in John chapter 6. Basahin po natin from verse 24 hanggang verse 36 from the New Living Translation. At ito po ang sabi. Bago po natin simulan basahin, bigyan ko po kayo ng background po nitong story, ano po, para mas maunawaan po natin. Chapter 6 po kasi ito. In chapter 5, si Jesus po ay gumawa ng isang malaking himala. At ano po yung himala? Libo-libong mga tao pinakain, nabusog, sumobra pa, buhat sa 5 tinapay at 2 isda. Familiar po tayo sa story. Yan po yung story po dyan, chapter 5. And then, ang mga tao na siyahan, namangha, isang himala. At sila po ay gusto po nila actually gawing hari, si Jesus Christ. Sinundan po nila si Jesus Christ, pero si Jesus po ay umalis kasama ang kanyang mga alagad. At sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, ay tumawid kayo sa kabilang ibayo. At si Jesus po ay nagpaiwan na nalangin, ano po, buong magdamag. At nung gabi po na yon, ang mga alagad habang namamangka, yun pong story na nakasagupa po sila ng bagyo. At sa laki po ng alon, ano po, natakot po sila. And then mamaya nakita niya may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus po yung sinundan po sila. Ano po? At yun din pong account na si Pedro nakapaglakad din sa ibabaw ng tubig. Naalala po natin story. Yan po yun. Nung hapon, himala na pinakain ng mga tao, nabusog, madami po sumobra. Nung gabi, ay naglalakad po na siya sa ibabaw ng sa tubig. Ano po? And then, kinabukasan. Ano po? Yan po. Nung umaga, ito na po yung story. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, wala na po kasi nga doon si Jesus sa kanilang kinaroroonan, they got into the boats and went across to Capernaum to look for him. For they found him on the other side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? Ano po? Kasi nga po hinanap nila, kailan ka pa dito? Ikaw ba'y kahapon pa? Kagabi, ganyan lang. Ano po? Pero tingnan po natin ang tugon ni Jesus. Jesus replied, I tell you the truth. You want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous signs. Hindi po sinagot ni Jesus mismo yung tanong. Dahil alam po ni Jesus, hindi sila after doon sa tanong. Merong iba sa puso ng mga tao na ito. At yun po yung idinidil kaagad ni Jesus by the time. So, verse 27, but don't be concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life, ano po, that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. They replied, we want to perform God's works too. What should we do? Ano po ang mga tao kanina, sabi po ni Jesus, kaya nyo ko sinusundan, kaya kayo naparito, hindi dahil kung sino ko, kaya kayo narito kasi nabusog kayo. Nasiyahan kayo, nabusog kayo ng libre. Hinahanap nyo ko ngayon. Ano po? And then ngayon, sabi po nila dito ay, we want to perform God's works too. Ba magandang bagay, ano po? Bakit kaya gusto nilang makagawa din ng mga himala na yan, no? What should we do? Anong dapat namin gawin? Ano po? Bakit kaya sila humili ng ganun? Kasi miracle eh. Isipin mo, balik po tayo. Libo-libo, limang, sa lalaki pa lang, 5,000 na. Wala pa daw po, hindi pa kinout ang mga bata at mga nanay o mga babae. Ano po? Now, kumain sila sa magitan lang ng 5 tinapay at 2 isda na busog, sumobra pa lang 12 baskets. Para man ganito, sabi niya, we want to perform God's works too. Sabihin, na kapag kami nakaupo sa pagkainan, kahit isang piraso lang ng ulam ang nasa hapag, pag kami nanalangin, mabubusog kami, may sosobra pa ng marami. Nakuha niyo ang point?
Yun po kasi nangyari sa kanila. Ano po? Kaya gusto nilang makagawa din ng ganun. Kasi hindi nga nila kinikilala kung sino ba talaga ang mahalaga sa kanila, yung miracle. Ang mahalaga sa kanila, yung makukuha nila. Ano po? And then, sabi po ni Jesus, verse 29, this is the only work God wants from you. Kasi sabi po nila, we want to perform God's works too. What should we do? Pero sabi ni Jesus, this is the only work. Sabi mo nga, only work God wants from you. Ano daw po yun? Believe in the one He has sent. Pero sinasabi niya, believe in me. Yun ang kailangan ninyo, hindi yung miracle. Dahil susunod lang ang miracle pag kayo sumambalataya sa akin. Next, verse 30. They answered. Ito mo, ang sagot po ng mga tao. Show us a miraculous sign if you want us to believe in you. Eh, kahapon lang, miracle na eh. Susundin niyo po, kahapon lang. Nakakaalas na po sila ng miracle nang walang ibang nakagawa kundi si Jesus. Pero ngayon nasabi niya, show us a miracle, miraculous sign if you want us to believe in you. What can you do? Chinalenge pa si Jesus. Kung gusto mong sumampalataya kami sa iyo, anong magagawa mo? Anong miracle, another miracle ang magagawa mo? After all, sabi po nila, our ancestors ate manna. Ano ba yung manna? Hindi yung minana nila. Ito yung bread from heaven na sinasabi na time po ni Moses from Egypt to the promised land. Sa habang sila po yung nasa wilderness, po, walang pagkain. Ang Diyos po ay nagpaulan ng manna, ng tinapay. Ano po, namumulot na lang sila sa labas. Ano po, at yun po yung nagiging pagkain po sa maghapon. Araw-araw, ganun po. So yun daw po naging pagkain while they journeyed through the wilderness. The scriptures say, Moses gave them bread from heaven to eat. Next verse, Jesus said, I tell you the truth, Moses didn't give you bread from heaven. My Father did. And now, He offers you the true bread from heaven. The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, give us that bread every day. Next, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. But you haven't believed in me, even though you have seen me. Let's pray, Father. May your name, Lord, be glorified. Sa iyong mga salita, na ito na ang binasa, sa magitan ng buhay ni Jesus, declaration ni Jesus, na siya po ang tinapay ng buhay. Lord, kausapin mo po kami, please open our minds na aming maunawaan, Lord, ang nais mong ituro. Gawin mo pong bukas ang aming puso para matanggap po namin ang ituturo mo sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo po kami sa pakikinig sa iyong mga salita. Nasa attitude po nito ng pakikinig sa iyong salita, maging pagsamba namin, kalugod-lugod na pagsamba namin para sa iyo. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen. Mabalikan po natin ang verse 26. Jesus replied, I tell you the truth. You want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous signs. Ang tanong po sa atin in application, what's the word na yan? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagwo-worship sa Panginoon? Bakit ka nagtataas ng kamay o hindi nagtataas ng kamay? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagbibigay? Bakit? Dito, ang sabi po ng Bible na binasa po natin, nagbigay ng effort ang libo-libong mga tao sa pag-follow kay Jesus. Amen po ba? Nasusundan po natin. Hinanap po nila si Jesus hanggang sa nagbangka pa sila, mapuntahan lang sa kabilang island kasi nandun po si Jesus at natagpuan naman nila si Jesus at nakausap po muli. Ano po? Patantanong po dito, hindi naman natuwa si Jesus, na upset pa nga si Jesus.
Bakit? Hindi dahil doon sa pagsunod nila kay Jesus, kung sa laman ng puso, bakit sila sumusunod kay Jesus? After lang sila sa material na bagay. Nung sabihin ni Jesus na, I am the bread of life, actually, yung kadugtong pa po niya mga verses, part lang po yan ng story. Yung mga alagad po na yan, hindi po, actually, marami po sa disciples na po yan, hindi po kasama doon sa 12 disciples, marami po sa kanila tumalikod sa Panginoon. Hindi nila matanggap ang teaching ni Jesus. Bakit? After lang sila sa physical bread, not after sa spiritual bread, the living bread. Kaya ang tanong, bakit ka nagpupunta sa church? E paano kung yung motibo mo, hindi mo nakamtan? Kaya ka pupunta ako sa church para ma-bless ako ngayon. At talaga, i-bless ka naman ng Lord. Pupunta ako sa church para pagalingin ako ng Lord. Okay din naman yun. Pero yun lang ba ang motibo mo? O after ka talaga kay Jesus kung sino siya? Kasi alam ni Jesus, papasok pa lang tayo, alam na ni Jesus yung baon ng puso mo. Alam ni Jesus ang puso mo habang ikaw nagpupuri sa Panginoon. Alam niya ang nasa puso mo, bakit mo ginagawa yun? That's why hindi natuwa si Jesus sa mga tao na sumunod sa Kanya. Kasi nga hindi naman after sa Kanya, after lang sa may bibigay po niya. Jesus wants us to follow and serve Him not for the blessings He can give us, but to believe in Him for who He is and what He can be to us. Do you believe that right believing results to right living? Pag tama ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus, magresulta yan ng tamang pamumuhay. Pero pag hindi tama ang pananampalataya mo kay Jesus, nagresulta yan na hindi rin tamang pamumuhay. May mga nagtatanong, bakit Kristiyano na, hindi pa nagbabago? Matagal ng Kristiyano, nandun pa rin sa masamang bisyo, bakit? Eh baka hindi tama yung pananampalataya. Kasi sabi nga, pag tama ang pananampalataya mo sa Panginoon, magiresulta yan ng tamang pamumuhay. The way you live represents or illustrates your belief in Jesus. Last Sunday pumuli, ano po, si Pastor Annie nag-share po sa atin na alam po ng Diyos kung ano nasa ating puso. Nalala po natin, ano po, na alam na rin po ng Diyos na kung ano ang ipapasabi niya sa kanyang lingkod, ano po, alam po niya ang magiging tugon ng mga tao doon sa sasabihin pa lang niya. Balikan po natin yun in Ezekiel chapter 33. Beginning in verse 30 to verse 32. Na sabi po, Son of man, ano po, your people talk about you in their houses and whisper about you at the doors. They say to each other, come on, let's go hear the prophet. Tell us what the Lord is saying. Di ba? Ang ganda. Pagpapunta tayo sa church, makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Ano po? So my people come pretending to be sincere and sit before you. They listen to your words, but they have no intention of doing what you say. Papunta pa lang ha, pupunta pa lang ang mga tao, alam na ng Panginoon kung anong gagawin nila. Makikinig sila sa'yo. Pero sabi niya, wala daw silang intensyon na gawin ang isasabihin. Their mouths are full of lustful words and their hearts seek only after money. Parang kanina yung crowd. Yung mga tao after lang sa tinapay. You are very entertaining to them. Joker pa ata si Ezekiel. Ano po? Like someone who sings love songs with a beautiful voice or plays fine music on an instrument. They hear what you say, but they don't act on it. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, bakit ka nagwo-worship? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagpupunta ng church? Bakit ka nagbibigay? Ano yung motibo
ano ang laman ng iyong puso. Kasi sa bawat ginagawa po natin, ang tinitingnan ng Diyos, paano mo yung ginagawa. The other week, meron po tayong bisita from Mindanao. Umaten po ng ating midweek service. Ano, nakausap po natin. Ngayon po, bumalik na po ng Mindanao. At nagkaroon po ng short fellowship, sharing. And then, nalaman po namin, ano, buot po sa kanila, na kung saan, sa Mindanao po pala, ano po, diba, pumutok po ang balita noon dito sa atin, yung sa Kapa, naalala po natin, na tayo po ay nagulat sa 30% na, ano yun, interest na ibibigay po nila sa mga mag-i-invest, ano po. At nalaman po namin, ano po, na kung saan, yun po palang Kapa, kailangan na pinakamalaking investment, in financial investment, hindi po pala, yung Kapa daw po ang pinakamaliit. Meron daw pong 39 investments sa Mindanao. Magkakasama po yan, iba-iba po ang mga investors. 39 po, na kung saan ang tinarget po ng mga investors, karamihan ay mga pastors. Kasi pag pastor ang natarget, magmamanage, eh maraming miyembro yan o may mga miyembro. So yun po ang tinarget po nila. Ano po? At ngayon po ang offer, kaya po pinakamaliit daw yung sa Kapa, kasi ang offer ng iba 800%, 600%, kaya yung 30% pinakamaliit daw po yun. Ano po ang nangyari ngayon? Nung naimbestigahan, ano po, diba, pinasara, pinahinto po yan. At yung mga investors nag-aalisa na. Ang naipit po ngayon yung mga pastors. At ang sabi po, maraming yung pastors sa Mindanao, in trouble po sila, at marami pong churches sa Mindanao, sarado na. Christian churches po yan, na involved sa investment po na yan. Hindi na po na-focus sa spiritual bread, sa living bread, na-focus na po sa money. Ang paglilingkod, na-focus na po sa kikitain. Nakasingit ang Diablo. Kaya maraming churches sarado ngayon. At maraming nga hinahabol yung mga pastor, yung ibinayad namin, invest namin, hindi maibigay. Kasi yung mga investors nag-alisan, ang katwiran po nila, hindi naman kami nagpasara, si Duterte nagpasara. Don't follow Jesus because of the treasure He gives, but because He is your treasure. Working for Jesus doesn't make Him precious to you. Experiencing Jesus makes Him precious to you. Kaya napakahalaga makilala pa natin ang Jesus na ito na ating sinasamba, pinaglilingkuran. To conclude, ano po, this message, ano po, gusto pong tingnan po natin ang dalawang lingkod ng Panginoon. Compare po natin parehong apostoles ng Panginoon, parehong worker ng Panginoon, ano po. Si Judas Iscariot and si Paul. Tingnan po natin. Si Judas, meron po ba tayong hindi nakakakilala kay Judas? Lahat naman yata kilala, ano po. Si Judas, he worked for Jesus for what he can get from him. Ano, nasaan po yan? In John chapter 12, verse 3 to verse 6, then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with her hair. The house was filled with the fragrance. But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, "That perfume was worth a year's wages. It should have been sold, and the money given to the poor." Mukhang ang ganda naman ng motibo, ano po, nang hinayang po si Judas, kasi napakamahal po ng pabango daw po na yun. Ang halaga ay sweldo ng ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Siguro po, mahigit 100,000. Ano po, ganun pong halaga, napakamahal. And then, nang hinayang po si Judas, sabi niya, kung yun ay hindi sinayang, kung yun ay binenta,
Tapos yung malaking halaga ay sana na ipamigay sa mahihirap. Yun po sabi po ni Judas. Pero ang sabi po next, sabi po dyan, not that he cared for the poor. He was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Naisip ni Judas, abay, malaki-laking halaga, malaki-laki ang makukupit ko dito. Pero sayang na wala. So bakit naglilingkod si Judas? May naibubulsa? Kaya saan humantong? Saan nag-end ang buhay ni Judas dahil hindi ayos ang puso? Nasabi ko rin na pag hindi right ang believing, mag-result sa hindi rin right na living. Tingnan natin si Apostle Paul. Sino man si Apostle Paul, sabi niya, he worked for Jesus, for what he can give, and for who Jesus is. Galatians 2:20, Apostle Paul said, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Yan po ang sabi ni Apostle Paul, ang kanyang ang ginagawa ay magtiwala sa Panginoong Jesus. Hindi yung, ano ba, makukuha ko dito? Na ang kanyang tiwala ay nasa in the person of Jesus Christ. And in Philippians chapter 1, verse 21, he said, for to me, living means living for Christ, and dying is even better. Sa ibang version, to live is Christ, and to die is gain. Bakit to die is gain? Kasi after siya, hindi sa material na bagay, after siya sa person ni Jesus Christ. And in Philippians chapter 3, verse 8, siya din po ang may sabi, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Kino-consider na po niya ang lahat ng bagay, anumang meron siya, wala yan, basura lang yan. Kung ikukumpara, kay Kristo. Pagkakilala kay Kristo. Kaya mahalaga pala makilala pa natin si Kristo. Habang binabasa ko po yun, kani-kanina lang, nag-flash sa mind ko ang sinabi po sa akin ng ating national overseer, si Dr. Anthony Velasco. Noon siya po ay tinatawag ng Panginoon para magpastor. Ano po? Ayaw po talaga niya. Tumatakas po yan. Kasi may hawak po siyang malaking business. Yung company, family business po nila, sila po ang nagmamanage. And then, ang tauhan po nila ay 200 katao sa printing press. So malaking printing press po at malalaki po ang kanilang kliyente. Talagang kumikita po ng malakihan. Ano po? Ay tinatawag po siya ng Panginoon at alam po niya ang tawag ng Lord sa kanya by the time is full time. Ang sabi niya bilang nagmamanage ng company talaga, binigay niya ang puso niya, talagang maganda ang flow ng kita ng company. Hanggang sa dinidil po siya ng Lord sa tawag, ayaw po talaga niya. Dahil ayaw siyang tigilan ng Panginoon. Nakipag-bargain po siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Ray, sabi ko kay Lord, Lord, kung talagang ikaw ang tumatawag sa akin. Kasi pag tinugon ko to, iwanan ko itong negosyo na ito. Sayang! Ano po? Ano mangyayari sa akin kapag nagpastor? Parang gano'n, ano po? Kasi laki po silang mayaman. Kasi ang tingin niya, pag nagpastor, italagang hirap ang aabutin. Ang sabi po niya, Panginoon, kung ikaw talaga tumatawag sa akin, Lord, pag may nag-invite sa akin, siyempre, may love gift. At yung kapag ang ibinigay sa akin love gift,
ay ganito ang halaga. Nagbigay po siya ng amount na walang nagbibigay ng ganun. Ang ibinigay po niyang halaga, alam po niyo sa mga nage-guest, wala pong nagbibigay na may butal. Yung may point, barya, yung may ganun, wala pong nagbibigay ng ganun. Nasutundan niyo po ba ako? Ang hiningin niya, yung may barya. Para sa kanya, hindi talaga mangyayari. Yun po ang point po niya, kinukwento po sa akin, ano po? Alam mo niya, nung siya daw po ay nagmamaneho, papunta sa company, nasa EDSA po siya. Galing Cavite, ano po, kinausap siya ng Lord. Ano po sabi po sa kanya? Hanggang dyan ba sa ministry, pera-pera ka ba rin? Yun lang po sinabi sa kanya. At siya daw po ay talagang humagulhol, humagulhol ng iyak. Pagdating daw po niya sa Quezon City, ano po, basang-basa siya ng pawis. Ang lakas ng aircon ng kanyang sakyan, pero basang-basa po siya ng pawis. Kaiyak sa Panginoon, ano po. Sabi niya, Lord, patawad. Lord, patawad. At ngayon po, tinanggap po niya ang tawag ng Panginoon. Nag-start po siya ng ministry na talagang wala. Natutulog po siya sa kahoy, na uuhigaan, ano po. Pero po, siya po ngayon ang pinakamalaking church, ang Church of God, nasa Cavite. Ang members po nila ay mahigit ng 13,000. Ang point, na i-share ko lang po yon, kasi bilang nag-flash sa mind ko, ay, bakit ka sumusunod sa Panginoon? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nag-church? Sana, dahil kay Jesus talaga. Kasi gusto mo talaga siyang maranasan. Gusto mo talaga makilala pa siya sa buhay mo. At makikilala mo talaga siya. Makaranasan mo pa talaga siya. Kaya lang, kung mali ang motibo, tatagilid po tayo. Ano po? Kahapon, sa fellowship po ng mga tatay, sa prayer, si Tatay Morris, ano po, may nabanggit po siya na noong siya daw po yung nag-work pa sa airport, yun daw pong kanyang boss ay talaga napakabait na boss. Ano po? Maganda pakikitungo sa mga empleyado, ano po, talagang kinukumusta, pag nakipag-usap ay talagang na may puso po talaga na po, hindi ka papagalitan, kundi maayos na makito. Kaya siya daw po, sabi niya, sinusuklian po niya yan ng magandang paglilingkod. Taos pusong paglilingkod kasi sa ganda na pakikitungo ng kanyang amo po sa kanya, sabi po niya. Ano po. Na boss, nag-share din po ako, naalala ko na ako po yung nagwa-work pa, ano po, noong time po na yon tagalinis po ako ng aeroplano, ayun po aming boss, ay napakabait din po. Ano po. Di po ba may break time usually sa umaga, may break time po sa hapon. At usually, anong ginagawa sa break time? Kasi break sa trabaho. Yung time na pahinga ka, magmerienda ka, amen po ba? Ang sabi sa amin, sa break time, habang kayo nagpapahinga, mamulot kayo ng basura. Kaya napakabait. And then, ayaw po niya na walang ginagawa. Lahat po kami doon, mga mekaniko, lahat po walang, ayaw niya walang ginagawa. Kaya ako po noon, kasi tagalinis, kahit po malinis na aeroplano, ay punas pa ng punas. Sabi po ng mga piloto, Ray, tatatuklap na pinturan yan. Tapos pag nilinis ko po yung spinner sa may propeller, yung stainless, lalagyan ko metal polish, sabi ng piloto, Ray, naku, magagalit ang langaw, madudulas dyan. Kasi ayaw ng boss namin na walang ginagawa. Yung mga mekaniko namin, kala kami pinipihit palagi. Kahit wala na masira, pinipihit ang tornilyo. Bukas kabit, kailangan din ginagawa. Napakabait, ano po. Minsan, kasi umaalis po yun, usually mga 5 o'clock. Yung talagang labasan. Minsan umaalis po yun ng maaga, around usually mga 2 o'clock, ano po, pupunta po sa main office. And then, pag alis po noon, may tutunog. Yung aming pong gwardiya, meron po kaming emergency bell. Bell po, yung bell po, kring! Maingay po yun, ano po. Ibig sabihin noon, wala na yung boss, labasa na po mga tao. Tigil po sa trabaho. Parang daga na nawala yung pusa, labasan. Well, ito po ang tanong. Mabuti ba si Jesus
sa buhay mo. Totoo bang mabuti si Jesus? Totoo bang masasabi mo na mabuti si Jesus sa buhay mo? I believe hindi lang po mabuti si Jesus sa iyo, kundi napakabuti niya sa iyo. Ito po ang tanong. Bago po magtapos. Sapat ba o tama ba ang ginagawa mo ngayon para sa Kanya sa kabutihang ginagawa niya sa iyo? Pwede ko ba bang ulitin? Sapat ba o tama ba ang ginagawa mo ngayon para sa Kanya sa kabutihang ginagawa niya sa iyo? Kung ang mabuti ang boss, sinusuklian niya mabuting pagtatrabaho, ay napakabuti po ng Diyos. Maging sa time na tayo ay nasa trial, maging sa time na tayo ay nadidiscipline, mabuti po ang Diyos. Hindi tumitigil ng paggawa ng mabuti ang Diyos sa atin. Pero paano natin sinusuklian? Bagamat hindi natin kayang masuklian talaga o matapatan. Pero anong ginagawa mo ngayon sa kabutihan ng Panginoon sa iyo? Balik po ako, last verse. Sa ating text in John chapter 6 verse 35, Jesus replied, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty." Ako ang tinapay ng buhay. Sabihin, anong ba tayo ay nakakonek kay Jesus? Na po, meron tayong pagkain espiritual, na tayo mayroong buhay na walang hanggan, na nagfo-flow, galing po sa Kanya. At sabi niya, sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom pang muli. Ano ibig sabihin yan? Pag tayo lumapit sa bread of life, hindi ka na magugutom sa mga bagay ng mundo. Hindi mo na kagugutuman yung masasamang bisyo. Hindi ka na magugutom dyan. Whoever believes in me will never be thirsty. Hindi mo na kauuhawan yung masasamang bagay na yan. Yung ano pa yung tubig, ano ba yung inumin, ito nagbibigay ng satisfaction. Ibig sabihin, kay Jesus meron satisfaction ang buhay. Pero kung wala ang bread of life na yan sa buhay mo, walang satisfaction ang buhay. At ito ang ni-offer sa atin ni Jesus ngayon. Bilang bread of life. Can I invite you po na magsitayo?